Mga inilibing na baril galing sa mga dating rebelde na hukay ng 53rd Infantry Battalion. Si Brian Gilianggao sa detalye. Emosyonal at halos di mapigilang mapahagulhol sa pag-iyak. Ganito ko nakausap ang babaeng isa lamang sa 10 bagong former rebels sa tropa ng 53rd Infantry Matapat Battalion ng Tabak Division Philippine Army na kung saan 18 taon na sa samahan ng HQ Calao, grupo ng mga NPA na nag-ooperate sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at ilang bahagi ng Misamis Occidental. Sa eksklusibong pakikipagpanayam ko sa babaeng hindi na lamang namin pinangalanan, inamin ito na finance officer siya ng kanilang samahan at kabilang daw sa mga nagaganap na engkwentro sa pagitan ng militar at ng kanilang grupo. Katunayan, kasamahan nila ang namatay sa barangay Piwan, bayan ng Misalip at mga pinsan niya rin ang dalawang nasawi pa sa bakbakan kamakailan sa Sitio Picio, barangay Balunai, bayan ng Misalip na dahil sa wala ng pamilyang umaangkin sa dalawang namatay ay ang tropa na laman ng 53rd IP sa pangunguna ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Joe R. Herrera ang nagpabalso at inilibing ng maayos ang dalawang nasawi sa labanan. Dito ko na kasi natin, grabe yung kakapoy na naging may kaon. Na isa kaan daw di yung kakaon. Kanya kung mag-aso, di pa yun ipapanong. Muna nakadesisyon yung kung nga maulit. At minsan natanong daw nila yung sarili nila, ano ba yung purpose ng pinaglalaban natin? Dahil wala na silang pagkain, wala na silang bala, pinabayaan sila ng mga kadre nila. Mga commanders nila. So, iniwan nila yung kilusan, bumaba sila. May ilan din sa mga nakausap kong mga former rebels, nag-iba na raw ngayon ang tingin nila sa mga sundalo. Kung dati raw kasi ay sinasabihan sila ng mga kasamahan sa kilusan, nasasaktan at papatayin daw sila kung sila'y susuko. Pero, taliwas naman ito sa kanilang nasaksihan sa loob ng kampo ng sundalo. Alhag na ko karon na ang napabilin sa sulod nga manaog. Ang uban prisuhon, dili ko na tinuod na prisuhon. Kami gani nga naadiri, wala man min na priso o wala man min na missing. Kaya, dahil sa tiwala ng mga former rebels sa 53rd IB, itinuro nila kung saan inilibing ang mga baril bago pa man sila bumaba sa kanilang pamilya. Kaya, matapos makuha ang impormasyon, agad-agad na pinuntahan ng tropa kasama sila na siyang nakakaalam sa pinagtaguan ng mga armas. Pero nang malapit na raw silang makarating sa Sitio Baloy, Barangay Pangi, Bayan ng Siayan, Zamboanga del Norte, ay bigla na lamang may narinig silang putok malapit sa kanilang pwesto. Nalaman nilang pinaputokan na pala sila ng mga umanoy, grupo ng Main Regional Guerrilla Unit o MRGU ng WMRPC. Agad naman na naging alerto ang tropa, kaya na magkatagpo sila roon. Malapit sa ilog ay umabot daw ng 10 minuto ang palitan ng putok. Wala namang natalang sugatan sa magkabilang kampo, pero may nakita silang M16 rifle at bag na may lamang medical paraphernalia at dokumentong galing sa kanilang mga nakasagupa at ayon pa, huhukayin din sana ng kalaban ang mga armas, pero bigo sila sa kanilang pakay dahil nandoon na rin ang tropa ng army. Kaya agad sinimulan ang paghuhukay ng 53rd IB sa mga nasabing gamit at dito na tumambad sa kanila ang mga dekalibring baril, kabilang ang isang AK-47, isang baby armalite at isang M16 rifle. Sa pangyayari iyon, eksakto ring kakababa lamang ng 547 Engineer Aguila Battalion, 97th IB, 9th Field Artillery Battalion, RHU Gipos, 53rd IB, SKH, MDRRMO ng Dumalinaw LGU at Mayor Sweet Cirillas at iba pa na galing sa pagsasagawa ng aktividad tulong para sa komunidad. Well, ang LCAC is a mechanism of convergence. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay kasama dyan. So tulad ng sinabi ko kanina, if we are working together, we leave no gaps. No? Kasi with the inter-agency task group being created, nag-overlap yung ating mga ginagawang trabaho. Pero dito sa atin, terrorism at pangingilkil yung ginagawa nila. Nilalason nila yung mga isip ng ating mga kabataan para magkaklas laban sa gobyerno. So ang maganda rito kasi supportive yung ating presidente.
inilaunch niya yung initiate niya yung executive order number 70 kung saan gusto na niyang matapos yung communist armed conflict. Ibig sabihin, yung arm lang naman ang ayaw natin. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng 53rd Infantry Battalion ang 10 bagong former rebels at siyam pa na mga nauna ng itinurn over sa batalyon. Kasalukuyan din, pinaproseso ngayon ang mga benepisyong inilalaan ng gobyerno para sa mga nagbalik loob at yumakap sa layunin ng pamahalaan. Kaya, payo ni Lieutenant Colonel Joel Herrera sa mga nasa bundok pa at patuloy na nakikipagbaka sa kanilang mga ideolohiya. Kayo ay welcome po dito sa ating mga kababayan dahil dito sa ideology na to. Bigyan natin ang opportunity yung gobyerno natin. Tulungan kayo, ipamalas nila yung kakayahan nila na mag-service, na magbigay service sa inyo. Ayon naman sa record ng 53rd IB, mula 2014 hanggang taong kasalukuyan, umabot na sa mahigit 100 FR na dumaan sa kanilang proseso at nakatanggap na rin ng mga benepisyo. Ako si Brian Gilianggao para sa Eagle News. We live in interesting times.